Hello, mga Marites! Anong mga Mars? Anong latest? So, ito na ang latest. Ito pa nga. Meron akong nabalitaan na naman. Kuninto ng aking kaibigang mayaman. Hindi mga aking mayaman, meron diba? Ginawa na isang experiment sa mga bata. Group ng mga bata. Yung mga bata, binigyan ng cup ng marshmallow. Diba? Attractive sa mga bata yung magandang kulay, yung ganyan, yung marshmallow. Gusto nila yan. So, tinest nila yung tao, simula sa bata, kung ano ang impact ng delayed gratification. Ang delayed gratification kasi, yung dinidelay mo yung mga panandali ang aliw. Ganun yun. Yung simpleng ano, layman's term. Mga panandali ang aliw. So, ano ang impact noon para sa iyong pagyaman? Alam mo, kasi kapag natuto ka pala ng delayed gratification, ay nakakatulong yon para mas mag-improve ang iyong sarili. O, paano yon? Doon sa may marshmallow test, ang nangyari, so, may group ng mga bata. Sabi ng teacher, "This is the no, marshmallow. You can have it." Sabi niya ganon. "If you can have it now, you can take one." So, isa lang mahukuha nila. "But if you can delay it," sabi niya ganon, "in 1 hour, you can get more." Sabi niya. So, syempre nag-isip yung mga bata, di ba? Kasi kung ngayon na lang sila hukuha, isa lang mahukuha nila, di ba? Pero, kung maghihintay lang pala sila ng 1 hour, mas marami daw sila makukuha. So, ang nakita nila, so inilagay lang doon yung marshmallow. Anytime, pwedeng kumuha. Alam mo ba, ang nangyari sa marshmallow test, may mga bata na mas pinili nila 30 minutes, gumawa sila ng paraan para hindi sila mainip na hintayin yung 30 minutes. Yung iba nag-drawing, yung iba naglaro, yung iba nakipagkwentuhan, okay sila, yung iba naman nagsayaw, ganyan. So, ano ang ano nun? Ano ang moral lesson doon? Yung tao ay nagiging mas productive kung i-delay niya yung mga bagay na gusto niyang kuhain ng panandalian. Kaya kailangan mong maghintay. Okay. Ganon din sa ano? Ganon din sa pagyaman. Hindi pwede na kapag nagkaroon ka ng pera, nandyan na sa harapan mo yung pera, dapat hindi mo siya gastusin ng yun, ginastos mo na sa lahat instant. Dapat matuto na maghintay. Paano maghintay? Yung pera mong ano, yung pera mo nang nakuha or yung sinahod mo, invest mo. Oo, invest mo sa halimbawa, kumita ka ng 30,000. Oh, ang inisip mo na yung 30,000 mo, kumikita ka lang dati ng 10,000. Nakagano ka ng 30,000. So, yung 30,000 mo, inisip mo na pumunta na, gastusin na agad, pumunta ng mall, or pumunta ng kung saan sa ang lugar na gusto mong puntahan, ginastos mo na siya lahat. So, ang nangyayari, ubos na. Tapos, babalik na naman ng kinabukasan, or pagdating mo ulit sa trabaho, magtatrabaho ka ulit, nagkakaroon ng cycle na bumabalik sa zero. So, ang mga mayayaman pala, ang ginagawa nila, pag meron silang halimbawa 30,000, nagawa, o yung 10,000 lang doon ang gagastusin nila para sa ano, kung anong gusto nilang gawin doon, pero yung 20,000 doon, nilalagay, ini-invest nila. Oo, ganun pala ang mga mayayaman, nilalagay nila sa investment. Ang mga investment kasi, marami yan, pwede kang sa kumuha sa bangko, may mga mutual funds, ganyan. Mga share stocks, pwede kang bumili stocks, ganyan. Oo, invest nila yung pera nila. Talaga't ginagastos ang buong buo. Tapos, kaya yun, dinidelay nila yung gratification nila, yung gusto nilang panandalian, hindi nila ginagawa yun. Nagagamit din yun, yung delayed gratification. Kapag, halimbawa, natuwa ka, sumo, ayun na, ubusin na lahat ng pera mo sa alak. O, nangyari, hindi magandang habit yun. Okay? So, simple lang. Diba? So, delayed gratification lang. Okay?
So, thank you for watching, mga Marites. See you on the next video. Kaya kung gusto mong mayaman, mag-start ka ng mag-isip at mag-act na parang mayaman. Have a great day. Thank you.